Dante, anong mga party list group ba ang nanguna dyan? Yes, June, ang nanguna nga sa mga party list na ipinroklama ng National Board of Canvassers COMELEC ngayong hapon ay itong Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support o ACCIS na sila po ay nakakuha ng 2,111,091 votes. Ibig sabihin ito, June, sila po ay mayroong tatlong seats na uukupahin sa Kongreso. Sumunod ang One Rider Party List, Tingog for Peace, Ako Bicol at Sagip na nakakuha ng tigdalawang seats. Bukod dito, nanalo rin ang Uswag Ilonggo, Sibak ni Brother Eddie Villanueva, Senior Citizens Party List, Duterte Youth, Agimat, Bagong Henerasyon, Kabataan, Gabriela at iba pa na nakakuha ng tig-iisang seat. Sa kabuuan, 55 ang naiproklama ngayong hapon. Samantala, bagamat kasama sa naiproklama ang magsasaka party list, walang binigay na certificate of proclamation dahil may dalawang grupo na nag-aagawan dito. At hindi pa rin narisulba ng COMELEC kung sino ang tunay na grupong bibigyan ng certificate of proclamation. Ang Senior Citizens Party List ay wala ring binigay na certificate of proclamation dahil may dalawa rin silang paksyon at kailangan pang resolbahin ito ng COMELEC. Samantala, ang United Senior Citizens Party List ay hindi pa rin iprenoklama dahil may nakabinbin pa itong kaso. Denied kasi ng COMELEC ang kanilang registration at wala pang desisyon sa kanilang motion for reconsideration o apila. Sa mga nanalong party list, 15 rito ang bago tulad ng One Rider, Four Peace, Uswag Ilonggo, Tutok to Win, Agimat, Angat at iba pa. Nagpasalamat naman si COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan sa mga bumoto noong halalan sa kabila ng mga hamon tulad ng pandemya. Pinasalamatan din ito ang mga tauhan ng COMELEC, stakeholders at iba pa na tumulong upang magkaroon ng matagumpay na eleksyon. Umaasa ang COMELEC na maririnig ang boses ng mga kinakatawan ng mga party list, lalo na ang mga nasa marginalized sector ng ating lipunan. It is my hope that the voices of the voters ring clearer in the officials and representatives they voted, from the president down to the members of local councils. I pray for discernment and guidance for all of our elected leaders. Sisikapin din umano ng komisyon na mapagbuti pa ang kanilang trabaho para sa mas maayos at mapagkakatiwalaan na halalan. This is an election that has surpassed our expectations in terms of peacefulness, speed and turnout, to name a few. Your readiness in heeding the call of duty is no less than remarkable. I am in complete awe of what you have sacrificed and contributed to ensure that a new set of leaders will be peacefully, cleanly, freely, and safely elected. Ilang kilalang personalidad ang dumalo kanina sa event, kabilang na rito si Senator Bong Revilla Jr. na nagpakita ng suporta sa proklamasyon ng Agimat Party List. Isa ang kanyang anak na si Brian Revilla sa mga nominee. Dumalo rin ang fourth nominee ng ACCIS Party List, ang broadcast journalist na si Erwin Tulfo na kapatid naman ni Senator-elect Rafi Tulfo. Gayon din si dating Cabinet Secretary Carlo Nograles na ngayon ay ad interim chairman ng Civil Service Commission. Ang ilang celebrity naman na sina Rufa Gutierrez at Carla Estrada na nominado sa Tingog Party List ay dumalo rin sa event. John, ito nga ang mga bagong mga naproklama ngayong mga representative o mga party list group.
sila po ay manunungkulan sa loob ng 3 taon sa susunod na 19th Congress. Sila ay magsisimula ng June 30. At dahil nga ayon sa COMELEC ay hindi na makakaapekto sa resulta ng ranking kumbaga ng mga nanalong party list group itong inaasahang special election sa Shanghai, China, kaya itinuloy na ngayong araw ang proklamasyon sa mga ito. Ang inaasahang buboto sa Shanghai, China ay nasa 1,971. So yun ang ating aabangan dyan kung yan ba ay matutuloy, dahil kung hindi magkakaroon ng election doon, bukod sa disenfranchisement ay maaari ding magkaroon ng mayroong ilan sa ating mga kababayan doon na ma-deactivated kung hindi sila nakaboto noong nakaraang 2019 elections. Yan ang ating balita mula dito sa PICC. June? O Dante, lumalabas ba nito, ibig bang sabihin, ay napunuan lahat yung 63 seats para sa party list group sa Kongreso? June, ang naiproklama kanina, no, 55 yung nanalong party list at yung mga nominees, 63 seats. Ang naiproklama lang ay nasa 62. Dahil nga itong isang United Senior Citizens Party List ay hindi pa sila naiproklama. Walang nominee silang naiproklama dahil nga sila ay denied yung kanilang application para sa registration ng kanilang grupo. Dahil ngayon, pero sa ngayon, mayroon silang apela dyan sa Anbank. Titingnan natin kung ano ang magiging resolution dito. Pero sa ngayon, hindi sila naiproklama dahil pending pa yung kaso nila. Wala pang final na resolusyon ang COMELEC Anbank, June. Sabihin, pagka naayos na yung kanilang gusto doon o yung kanilang sitwasyon doon, mapupunuan yung 63. Yes, June, yun ang ating inaasahan kung halimbawa ay mapagbibigyan ng COMELEC Anbank ang kanilang apila, maaring may isa silang nominee. Dahil batay doon sa ranking, June, no, may nakakuha sila kung sila ay naiproklama kanina officially, mayroon silang isang seat, pero dahil nga may kaso pa sila, hindi sila naiproklama. Pero yan ang ating tabayanan kung pagbigyan sila ng COMELEC Anbank. Kung hindi naman, ay may pagkakataon pa naman silang umakyat hanggang sa ating Korte Suprema, June. Okay, maraming salamat, Dante Amento.